12 senyales sa kaliskis ng manok panabong. Number 1, tungo sa lilong. Tungo sa lilong o buntot, pugo ang tawag ng ibang sabungir sa ganitong senyales. Nakatungo ang posisyon sa pagtubo. Karaniwan sa manok na papaitaas ang pagtubo ng balahibong na kapaloob sa buntot ng manok, pambihira ang paibaba, mahirap talunin ang manok na may ganitong senyales. Paboritong talunin ng senyales na ito ang mga ganador. Nananalo ito laban sa mga senyales na kanyang pinanungnunghan o pinapayungan gaya ng mga kaliskis sa paa ng manok. Kapantay nito sa galing ang mga senyales na makikita sa pakpak at gulugod ng manok. Number 2, bangka-bangkaan. Parang binarel sa ere ang kalaban ng manok na may sinyal na bangka-bangkaan, magaling sa liparan at mabilis sa itaas ang manok na banggaan. Laging angat at lamang sa salpukan at maagap sa paluan. Mabilis pumatay at madiskarte sa labanan. Tandaan at tiyakin lamang tuwing ilalaban ang manok na bangkaan. Huwag kalimutang silipin kung nararaan pa ang nag-iisang balahibo at sa gitna ng kanal o hukay. Kapag nawala ang balahibo, mawawala na rin ang layag na nagdadala ng swerte. Number 3, doble uno. Karaniwan sa isang manok ang magkakaroon ng 10 bilang ng bagwis sa magkaibang pakpak. May manok na 10 to 11 at 9 to 11 naman ang bilang. Hindi timbang ang lakas sa paghataw ng ganitong manok. Totoong ang paniniwalang malakas sa paluan at matatag ang panimbang ng isang manok na ang magkabilang bagwis ay 11 bilang, angat sa laban, superior sa labanan. Number 4, tahang. Sinasabing buwinas ang sinyales na ito dahil inihuhulog daw papasok ang pera sa tahang na tuka. Ang tukang puti na may guhit na itim ay tukang itim na may guhit na puti ay tinaguriang bagwis. Mananalo rin sa laban ang ganitong sinyales, samantalang ang tuka na maikli at baluktot sa duluan parang tuka ng loro ay sagisang ng manok na malakas ang panga sa pagkapit, pagpigil at pagpupog sa kalaban. Number 5, sudyang tapon. Nababadya naman ang masamang sinyales ang sudyang tapon. Kung hindi mag-iingat, bulok sa panlaban ang hihimasin araw-araw. Magaling sa bitaw ang manok na may ganitong sinyales, umuusok sa liparan at paluan at mapalakpak ka sa paghanga. Number 6, solong paningit. Mahirap makita sa isang manok ang sinyales na ito. Kapag natagpuan ito'y nagiging baon ng yaman at pagkilala. Matatagpuan ang solo paningit sa mga kaliskis na yano lamang. Ipinalalagay itong panimbang sa tari. Madali nitong lupigin at igupo ang mga ganador. Mahina sa sparring ngunit magaling kapag nabakalan o natarian na makakarais sa bawat laban o makararating ng payapat maluwalhati. Pilit nitong isisingit ang panalo kontra mahina at magaling sa kaaway. Number 7, punto de sangre. Ang sinyales na ito ay mistulang tulok na nakikita sa ilalim ng magkabilang pakpak ng manok.
Isa itong sugat o mapulang tuldok na nananariwa at naghihilom sa isang takdang panahon sa buhay ng isang manok panabong. Buwanan kong lumitaw ang sinyalis na ito sa magkabilang pakpak ng manok. Namumula ang bias ng mga binti at paa ng manok kapag lumilitaw ang ganitong sinyalis. Kapag lumabas o nagpapakita na ito, nagpapahiwatig ang manok na panahon na para siya ay pumatay o mapaldugo sa kaaway. Number 8, Bulsikot ni Judas. Pinaniniwalaan ng mga tahor na matatandang panahon na ang manok na may bulsa o supot sa anumang bahagi ng katawan ng manok ay mahirap talunin sa parihas na laban. Dahil sa gana ito ang katuusan at paglalamang sa kaaway, mautak at mapanlinlang bumibilang ng panalo ang manok na may kasinyalis na bulsikot ni Judas. Nakapaloob sa sinyalis na ito ang hawak na swerte. Maraming sorpresang dala ang bawat hataw at hagupit ng manok kontra sa kalaban. Iwasan lamang ang paglaban ng ganitong sinyalis kontra ang mga ganador o multi-winner. Number 9, Pitong Bakod. Isa sa mabibigat at magagaling na sinyalis ang pitong bakod. Mataas na grado ang kaliskis na ito, mahirap talunin lalo na sa unang laban. Bumibilang ng panalo ang mga manok na may ganitong kaliskis, nakapalibot ang pitong kaliskis ng silbing bakod para hindi makalpas ng putong at swerteng hatid sa ulunan ng isang sabungero. Number 10, Payungan. Mainam ilaban kung sa bandang tanghali, iyong tirik ang araw, malabong manalo na may ganitong sinyales kapag maaliwalas ang panahon. Number 11, Pilak at Kampit. Pilak at Kampit ang kahulugan ng 30 to 31 na bilang ng kaliskis sa kaliwat kanang paa ng manok. Pira at patalim ang ibig sabihin nito. Mahirap itong talunin at mabigat kalabanin mula unang kaliskis ng panggitnang daliri hanggang tapat ng tahid. Ang tamang pagbilang sa kaliskis ng manok, apatan ang sa pagbilang tulad ng sumusunod, ginto, pilak, palayok. Higit na mainam kung ang bilang 30 at kanang paa dahil sa gisag ito na maghalahad ng palad ng animoy, sumasahod ng grasya o patak ng pera, dapat 31 naman ang nasa kaliwang paa na sumasagisag ng kamaong may hawak ng itak o patalim bilang pumuksa sa kaaway. Number 12, Talimbahagon, kaliskis ahas, malas o swerte. Ang sinalis na dala ng kaliskis na ito, mamalasin ka kung hindi alam ng ugali ng ahas. Ngunit swerte naman ang kabisado mo at sakritong taglay ng ayon sa lagay. Mas marami ang natalo sa sinalis na ito, mahinag, pumalo at walang diin, humataw ang manok at talimbahagon. Matindi ang kaaway ng tagumpay kung ilalaban ito sa panahong namumulaklak ang talahib kasi walang kasing bagsik, bilis at lakas ng ahas na panahong ito.